Bakit? Anong kailangan? Nandito po ba si Janet ako? Wala eh. Nasa opisina. Bakit ba? Galing po kami sa kabanatuan. Kanyang mabata niya? Hindi ba sinabi sa iyo yung makakasuloy ka na kahit sino sa pamahay ko? Lalo-lalo ang mapulubi? Kailangan po silang pa ako. Ano kaya saan ko sinihinahanap? Bakit? Anong kailangan nyo kay Don Paco? Ha? Kami pong dalawa ay anak ni Don Paco. Sino po din yun? Sinong katiwala ni Don Paco sa inyong asyenda? Marami kami asyenda. Sinong sa kabanatuan? O, ano ngayon? Eh, alam niyo, may padaling sulat ang tatay ko. Sulat? Oo, para kay Don Paco. Nasaan? Ate, yung ba ang sulat? Oo. Bakit naman kayo nga? Ito. At bakit? Milyo! Dali mo bata sa garahe at doon hintayin sa Don Paco. Eh, ito sa akin, bagong pitas. Naku, pag nahinago yan, ay napakatamis. Ganun ka sa dibuyan mo sa Don Paco. Sabihin. Ano, Emilio? Narinig ko na, sa garahe. At yung saging, yung imisin nyo. Nala kayo? Ito ang Don Paco muna eh. Nalalang kong ginagawa ko. Eh, di doon ako kami. Oo. Ay, tumit, ano? Ano? Eh, sabi ko, doon lang kami sa likod. Sabihin. Ang bigat lang sa dulay na eh. Binigay pa sa dulay. Hello? Paco? Ano oras ko na darating? Abi, meron dalawang bata rito ang mahanap sa'yo. Galing di umunod sa probinsya. Aba, ewan ko kung sino itong mga batang ito. Abi, madali ka. Nakukusuli na ako. Pag hindi ka darating kagad, ipalalayasin ko kagad ngayon dito. Makita mo. O, sige. Madali ka, ha? Adios. Eh, bakit naman minatutuhan ang lugar na ito? Eh, lagi ko naman ako napaparito eh. Sinasama ko na yung tatay ko. Sino po ba yung aling matasambuhin? Ah, yun ang senyora. Asawang pangalawa nito pa ako. Masumit eh. Huwag ka masasalita nyo. Ano ba kayo kayo namin eh? Eh, oo naman masumit eh. Eh, hindi ko alam na nag-asawa na pala si Don Paco. Ang bait niya sa amin eh. Ang mabuti, pagkatapos ninyong makausap si Don Paco, umuwi na rin kayo sa kabanatuan. Eh, ano bang talaga kailangan niyo rito? Wala. Dito lang kami maninirahan. Ano? Dito lang kami maninirahan. Maski na kami manilbihan. Bari ba? Nanaroon ang mga bata ang sinabi mo sa akin? Nasa garahe, galing inay. Kakausapin ko. Pero Paco, oras na ng pagkain. Mami, ang malin sila kausapin. Ah, mauna ka na nga. Nanaroon ba ang mabisita ko raw? Ay, sila pala si Don Paco. Hindi, lang bakit na kayo. Hindi. Hindi lang makakot, Don Paco. Wah, ikaw pala sila eh, ha? Oh, eh, sino naman ito? Si Pidinho, kapatid ko. Oh, eh, bakit kayo na pa rito sa Maynila? Bakit? Kasama ba ninyo ang tatay niya? Hindi ko. Kaya nga kami na rito eh. Bakit? Anong nangyari kay Pidinho? Kamakalawa po ay nilibing niya ang tatay. Ngunit, bago po siya mamatay, ay nakasulat po siya sa inyo. Ang surat na naging sa inyong asawa. At sinasabi rin, kayo na rin ang bahala sa amin. Ate, huwag ka nang umiyak, ate. Sabag ka. Ako na magpapaliwanag sa kanila. Pinaghuli niyo, pinaghuli ng tatay namin na kayo na daw ang bahala sa amin. Uli daw na daw kami. Maaari ho ba? Aba, talaga? Malaking utang na loob ko kay Pudeng. Kahit ang buhay ko ay utang ko kay Pudeng. Nasa mabuting kamay kayo ngayon. Huwag ka nang umiyak dito. Huwag ka nang umiyak. Tayo na sa loob at pag-usapan natin mabuti yan, ha?
Tulog! Tulog! At uli-uli, huwag ka na mauling dito! Mabuti na kita mo! Siling! Halika dito! Pag sabihan mo yung kapatid mo, ha? Uli-uli, pag pumasok siya dito, wala akong pahintulot! Gugulpihin ko siya ng uso! Ito na po yung bahalang magpapalata sa kanya. Tangan ito, hindi ka nag-iingat. Ano mo yung nagagawin natin? Ano ginagawa niyo magkasa dito? Ikaw si Ling. Hindi mo nakita ang 20 pesos sa ibabaw ng piano? Aba, hindi nga. Wala ako nang isang pera sa ibabaw ng plan. Wala ako nakikita. Imposible nga wala ang kwarta nyo. Wala kukuha sa inyo. Wala naman ang pag-ubiyan sa sarayan ito. Lahat na lang ang mawawala. Makakalipad bang pera nyo kung hindi nyo tinuha? Pamplurer ako. Sa naroon. Galing pa naman sa mong pamplurer nyo na wala ngayon. Ano? Baka hindi kayo makakalipad sa akin? Ha? Pero imposible nga wala ang plurer nyo. Alaala pa sa akin ng kaibigan ko. Terrible yung mga bata ito. Diyos mio! Wala ka pa dito! Pagsalita kayo! Nagulito ko kanina. Nakasabit ko. Hindi ko nga malaman kung pa... Narang siya ako! At pulitik! Pangalaki niya matitin ko! Sir! Tuloy dito! Saan ang galing sa bata ito? Bagong-bago! Sino mo nalitin dito? Ako mong bumili lang para sa kanya sapagkat gaano manunya, no? At saan ka po po kwa nang bibili? Tumanggap po ako ng tahiin. Tahiin, tahiin! Ako nagdakaw ng 20 pesos! Ako nagbawalang niya kayo! Sana sa makapatikin, walang niya ang katas! Alam mo, hindi ko kaya dito, ganun siya gagawin sa akin! Maragaw ko! Walang niya ako! At sa akin, hindi ko katas! Ikaw, sandaan mo! Bukas na ko! Talulog ko ikaw, walang niya! Sabihin, hindi ka lang magpipigilan. Huwag mo na akong pagilan, ate. Huwag kang pagpupunta. Doon sila Alentina. Ano? Sila Alentina sa San Tula? Oo. Mag-isa ka? Iwanan mo ako dito.
ako, saka tatasundo kita dito. Maalis ko si Sama ko sa'yo. Lalo mabuti! Alam mo, hindi na ako kapit sa bahay mo siya. Pero kasing gabi. Alam ko na. Kunin yung pantalong inyo. Masusuot ako na natin para wag akong mapasamalan. Ano ka dito? Oo, ako. Sigil at sigil ng ulo nyo, ah! Ba't di ako napagod? Iwan mo ako! Sigasin ka, ha? Eh, ano ngayon kung sigasin? Bakit kayo sumakay na? Eh, sa wala ibabayad, eh. Talagang gasti, ha? Eh, ano ngayon kung gasti? Eh, kumahiritin kita ngayon. Eh, dihiritin mo! Loko, magbubutak ka! Ako ko, ha? Ebo light ka pala! Eh, ano ngayon kung ebo light? Ikaw naman, sus ba light? Sira ko pala, eh! Bakit mo kinapatulan ang babae? Kung patulan mo! Sige, mana ka! Oy, tama ka na rin, oy! Kaya ako kayo hinabol, iniwan mo ito ron! Oh! Ganun pala eh! Bakit hindi mo sinabi kagad? Tingnan na ate, nandito ko, pagtatanggol kita! Oy, tama ka na rin, ha! Oo, marami ka pang salita! Uli-uli, huwag na kayo sasakay sa Tsubibo ng walang bayan, ha! Kung maiipit kayo doon, sagutin ko pa kayo! Sige, uwi!
Hindi daw. Saan tayo uwi? Gusto kang maingay. Ano? Ano? Bakit hindi pa kayo umuwi? Wala kaming uuwian eh. Saan kayo tutuloy ngayon? Wala nga eh. Hinahanap namin ang bahay ni Aling Tinay. Sino nga Aling Tinay yun? Wala kang pakialam kung sino yung si Aling Tinay. Gusto ko lamang kayong tulungan. Doon sa may banda sa Nicolas. Banda sa Nicolas. Wala na kayong makikita ngayon gabing gabi. Mabuti pa bukas na yun ang umaga hanapin. Ngayong gabi matulog na kayo doon sa bahay. Huwag na. Salamat. Nakakahiya naman sa'yo eh. Kanino kayo maihiya? Kami lang naman ang nanay nakatira doon. Matulog na kayo doon ngayong gabi. At bukas na kayo ng umaga maghanap. Ano? Talaga bang walang magagal sa amin doon? Wala! Pagbigyan natin si ate. O sige. Aba. Mukhang ako pa may utang na loob nito. Tayo na! Ano yun? Ako sa gitna! Ayan na! Bago! Ano po, Inay? Hawaan ka ng Diyos. Ikaw pala, napaaga ka. Eh, wala na akong maraming tao sa ferry. Kinabayan ako ng manager mo kauwi. Eh, kumain ka na? Oo, tapos na ako. Halika na ba, tulog? Inay, maaari mo bang maghanda kayo? Sabi mo, kumain ka na ngayon, papaghandain mo ako, niloloko mo akong bata ka, ako inaantok na. Inay, may kasama ko ako eh. Hoy, Victor, kung ang mga dati mo sinasama dito mga pambrame, tama na ha. Gabi-gabi na yan kung sino-sino sinasama mo mga paday-gutom dito. Tayong dala lamang kulang ang pagkain eh, magsasama ka pa. Ano ba kala mo sa bahay natin? Asilo? Hindi ho, iba ito eh. Saka nakakaawa itong dalawang ito. Dalawa pa? Hoy, halika na matulog. Inay. Hoy, kayong dalawa, ay, magsilayas na kayo. Masyado naman itong mga... Victor, kung nabata ka, nag-asawa ka pala, hindi mo sinasabi sa akin, ha? Pinalakit ba itong ginawa ko, bata ka? Hindi yan ba'y gaganti mo sa akin sa pag-arong ako sa'yo? Hindi ko mo asawa. Bakit ka nag-asawa, hindi ka nagsasabi? Gandang gabi po sa inyong lahat. Awala ko, meron sa malanganan, Victor! Anong nakapit-bahay? Anong kapit-bahay ang sinasabi mo? Tama na! Magagawa ka na sa lahat ka dapat tayo malalaman ng kapit-bahay. Lumalabas ka lang, bata ka. Alam mo, anak, hindi naman sa inyaalis ko sa'yo ito'y naging mapagkawang ka ba? Ngunit alalahanin mo yung liit na kinikita mong yan. At ito naman tindahan natin na halos puro utang. Hindi naman maaari hindi ka magpautang at mawamatay ng gusto. Anong mangyayari kulang na kulang sa atin? Eh kayo eh. Hindi kayo marunong madala. Ang ibig kong sabihin, kumuha ka pa niyang pagkabigat na yan. Pabayanan niyo, Inay. Matitiis pa naman ninyong naggagagala yung dalawang kapatid niya sa kalye. Kung sa bagay niya, ulit hindi natin makikilala yung mga bata niya kung saan ang galing eh. Baka kung ano mangyari din, tayong dalawa pang mananagot sa bandang huli. Kasama kayong batang maliit. Manggugulo na manggugulo yan dito. Eh, sino maglililigpit? Ako. Ako na nakitin, na ako pa naglalaba, ako na lahat. Hindi na ako makaugaga dito sa bahay. Ngayon ka bilang yan, Inay. Bukas eh, meron daw silang hahanapin na Aling Tinay. Ewan ko ba kung sino ang Aling Tinay yun. Samahan nyo sila bukas at kung makita nyo, di wala na sa inyong sagutin nyo. Ay, akala ko dito na mati sila eh. Kasiya, dito ka na matulog at doon ako matutulog sa tabi ng dalawang bata, ha? Oo, mag-aaral pa ako. Ako na po naglaba ng mga marunong niya. Bukas maagad ko naman ako nag-busy. Saka natutunaw ako ng kape. Ikaw? Magkukuha akong tasa. Eh, eto na ho. Magkukuha akong asuka. Eto na rin ho. Ay, saka higat. Ay, paano yung tayo natin? Sumala tayo. Bisingin mo yung kapatid.
Eh, kanina pa po bisin. Darating na ko yun eh. Diba, kasarating ka? Oh, ayan na! Kaya galing rin ba? Tingali ka na! Pag-aalong talaga tayo. Napakagala pala naman ng kapatid mo. Ito po, para sa akin. Ano gagawin ko niya? Lagay na natin sa baso para maganda. Kung kailan pa ako tumanda, din pa ako binigyan ng bulaklak ng tumbata nito. Ilagay. Pag-aaral mo naman ang talaga po. Ayan, nakalagay na. Aba, magandang umaga po. Eh, tagal na natin nag-uusap. Sige, maupo ka na dyan. Ahahatid na pala tayo. Ano ka mo? Ahahatid. Ano bang pinagsasabi nito? Eh, kung kakain na lang mo. Ah, oo. Maupo ka na. Ahahatid tayo. Kahit yung anak niya? Eh, tanghali naman magising yun eh. Alam mo naman, napupuya. Ay, nagising ka na rin pala. Sige, ano ba? Nagkapit lang mo si Tero po kagabi. Alam naman ninyong... Ako, ra. Kinakagat ka ng lamok eh. Hindi ba ayaw kong kagatin ng lamok? Ayaw kong si Tero mainit eh. Nagpapawisan ako. Yung kami si Tero ko, iniiwan ko lamang ito. Eh. Sinusihan niya. Salamat. Lumaki ang butas. Eh, hindi pa naman tapos yan eh. Yung kabila ng sinusursiyan ko. Hindi. Binibiro lamang kita. Bay, magmadali na kayo. Nang gano'n ay masamahan kayo ng inoy kay Alentina eh. Huwag na. Kami nang bahala ang magkapatid. O, di nawala kayo. Dahil na, pwede mo. Eh, Ale, dito ba nakatira si Alentina eh? Aha. Aling Tinay? Oh, ano? Naku, kayo magkapatid, ha? Dali ba yan? Sino ba itong mga ito? Mga kasama ho namin. Dali kayo. Eh, bakit ba kayo napasugod, kapatid, ha? Alam ho ninyo, natakpuan ho silang magkapatid ng aking anak sa sirko. Ang aking anak, eh. Buti po, sirkero. Hindi ho, nagtatrabaho. Eh, dun mo natulog kagabi sa bahay. Hinahanap nga kayo. Mabuti naman at hindi nakakalimutan ang direksyon nyo. Nagtanong-tanong kami diyan eh. Dito kami dinuro. Ipagtanong-alin nyo ang pangalan ko dyan. Liski saan eh. Kinala mo ako dyan. Aha. Oh, eh, paano ba nangyari? Eh, saka kung nung sasabihin sa inyo. Gusto kong malaman kung maaari kami sa inyo ng magkapatid dito. Aba, eh, kailangan maintindihan ko kung ano ang nangyari sa inyo. Eh, isusungo mo ako sa kumpurmiso kay Doña Esperanza. Bakit ba dyan? Sino ba sila? Ah, ito yung ampun doon sa akin na Doña Esperanza. Eh, ano ngayon? Eh, dito lang sila titira sa akin eh. Kung tayo nga, patayo na kong maturo dito, magpapatira pa kayo ng iba? Oo, oh, eh, hiyam ako bahala niyan. Mga sumili ka na nga. Punta akong nasisikipan na rito talaga. Kayo na bahala magpapasensya. Alam niyo eh, sirgong puyat ang bata niyan eh. Stout singer po yan sa kabaret. Kaya palagi po yan. Kanya ho ang bahay na ito eh. Ay, siya paano? Sa gawin. Naiwanan namin kayong dalawa, ha? Eh, alis na ho kami. Ay, iho, diyan ka na. Eh, minsan-minsan ba, maaari akong makadalaw sa inyo? Naku, oo, maaari. Eh, malayo nung baka kamali ko, ha? Eh, masarap po, masik dun eh. O, siya ikaw ang bahala. Siya, diyan na kayo, ha? Ay, Diyos po. Pero na. Pero! Piting! 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 Ano yun, Ate Leonie? Anong Ate Leonie? Huwag ka nga maka-ate-ate, ha? Kailan mo ba ako naging kamag-anak? Ano, nasabi mo lang kay Siling na magdala dito ng kape? Eh, naglalabang ang ate ko. Anong naglalabang? Tumagin mo siya! Madali! Ay, malayo eh! Anong malayo? Basta madali ka! Madali? Oo! Ate! Apa, sumbatan ko! Saka pa ako tumitin! Talagang basta sumbatan ko! Dali, tumagin mo siya! Eh, sabi mo, madali eh! Sige, lakad na. Sigas ang ulo, anak.
Batang ka talagang baso ka. Ano kaya nangyayari dito sa dalawang bata? Ikaw naman, Victor, hindi ka dumalaw-dalaw din at ang malaman natin kung ano eh. Inay, nag-aalala kayo. Eh, kilala yung mga yun doon. Oo nga. Eh, hindi ko gusto ang tono ng isang dalaga dun eh. Yung sinasabi ni Aling Tinay na touching eh. Anong touching eh? Yung pamangkin niya dalaga. Ah, hindi yung touching it. Eh, ano? Torch singer. Ano ba yung torch? Mga ngantang mesulo. Ano, manununog? Ayoko nga kayo paalisin dito eh. Kaya nga ito, alis na alis. Nauna pa. Dito kayo sa akin. Meron yung gating lasing sa labas. Ano ka ba? Yung gating lasing, nakakatakot. Ayun mo. Si Chevy yun. O, sabi ko na ba si Chevy eh. Uy, Terry. Huwag nga kumatawag-tawag ng Terry, ha? Terry ang pangalan ko. Kung mo kaya nagtawag yun, Terry. O, siya, Terry, kung Terry. I have two hands, the left and the... May bibisita ka pala sa kanako mabalik. Halika, halika, halika dito. Hindi bisita yung mga yan. Napahiya pa rin siya. Eh, maghihingil ka lamang. Saka ba natulog kagabi? Ha? Eh, dito kay Paring Gustay. Alam mo, pagka kami nagkausap niyan tungkol sa politika, ay, wala na kami poklat ko lang katapusan. Na hindi pa ako natutulog, ha? Sinika mo, kausap mo. Paring Gustay! Baka si Paring San Miguel. Wala akong pagparing San Miguel. Meron! Yung medal ang tenedor na nakasintong sa dragon. Ayok. Iyon! Ay, bakit yung pagkakalit ito naman? Talagang hindi niyo magpapagkaya. Amoy tipo kayo eh. Magkapatid ito. Dito si Siling, at ito naman ang Siling. Ay, ito mag-anak natin. Hindi. Buwin? Dala dito ni Victor nung kamakailan. Ah, kasawa ni Victor. Hindi, gusto kong maintindihan niya. Gawa lang niya. Kasawa? Sino? Ako? Hindi pa naman ako na hindi bang eh. Saka hindi pa ako nagiinom ng shoot to. Sana laos na ako. Masa mo magsalita ka, bata ka? Pamay mo ko. Yung, hindi ko pa natatakpuan ang babaeng magiging asawa ko. At kung yun lang ang babaeng pangkaraniwan ngayon, eh, they have to excuse me. You're barking up the wrong tree. Yeah. Not this guy. This guy is made for better things. Yeah, I have to hang the left and the right. Yeah, alam, gusto ko rito kay Victor. Nagsasalita ng wikang ulit na hindi ko naintindihan. Alam mo, Victor? Kung tayo dalawa magkakasama sa mag-ita nito, Pwisit! Kaya aga-aga, syuktong! Sira na lang ito. Sentimental karne. Dahil lamang dito. Wala ka sinasabi, hindi pa'y pinangalan. Dito lamang, ano pangalan mo yan? Siling mo. Oh, si Siling. Ilan taong? Siling. Just a kid! Pero maglalagay dito na ako. Ano bang kaululan yung pinag-uusapan ninyong yan? Ito ba? Kung saan kasi ikaw eh, puno-puno na alkohol yung ulo mo eh. Hindi ka pa natutulog po yung tapos yung matulog ka ron! Ikukuha ko kayo ng unan. Ito ang bahala niya. Ano? Mat-
pinatunghan ng lakang diwa ang pagtulog ng mahal mo ngayon. Ay, just a kid. Ay, itong gwenin mo, di pa ka matutulog. Makuha kayo makaibigan ka. Tulog ka. That's wrong, that's wrong, that's wrong, that's wrong, that's wrong, ano man. Ayan, sige, inong, kaya ka nang lalambot yan. Yes, sir. Malang. Eh, bakit po kayo inong ng inong? Kung sasabihin nyo ano sa ngayon, huwag mo akong pakikilama sa aking hindi. Kung gusto mo tayo maging matalik ng magkaibigan, pabayaan mo ako sa bagay na yan. Panik na nga nyo ito yun, aalis ako eh. Bakit saka na naman pupunta? Eh, nagkabari yung mga makina kagabi, eh gagawin ko ngayon. Eh, magdrama ka na nagtatrabaho, magtatrabaho ko na naman ngayon. Eh, talagang ganun ina, eh, paano? Sino ang gagawa nyo kung hindi ko gagawin? Eh, kasabihin ko naman sa iyo, ikaw, bakit mo kagawin? Kagalit ko. Ito ang unang mo. Ay, salamat ha. Vic! Tara na, ano ba? Sabi ko sa inyo, hintayin niyo ako eh. Yan pala mga makina mong gagawin. Maniligo ako eh. Bakit hindi mo sinabi? Eh kasi magagalit kayo. Magagalit na pa nung sinasabi ng makina, hindi pa sabihin. Ano ba, Honey? Tagal-tagal mo. Sabihin mo kung ayaw mo, ayaw ko na rin. Sabi, ito ba tawag sa'yo ng Honey? Gusto yung mapaking ganyang Honey-Honey ah. Ano? Mauna na ako na. Ah. Ay, ano? Sige na. Tapos. Uno pa. Yeah. Uno pa. Ay. Kasi kayo, inumang inumet. Ano kasalanan ng pag-inom ko? Ikaw ito na pa-uro ng pa-uro. Bakit? Ay makatulog. Akala ko na nanaginip ako. O, pinapakagubo pala ng boses mo eh. Maganda, pakikinabangin yan. O, paano yung pakikinabangan? Ay, nadinig ko rin eh. Isatali kita sa amateur. Dadaling kita sa radyo. Dadaling kita sa DCTN. Kilala kong bandero doon sa radyo. Kilala ba kita ng amateur? Naku, wag na ho. Nakakahiya mo nun. Abay, sayang yung boses mo. Maganda yan eh. Magandang boses ng ate. O, nakita mo, pati itong kapatid mo yung nagpapatunay na maganda yung boses. Ha, nakapag siya sa radyo, makakaroon kami ng pera. Ano yung huyon, sine? Hindi! Magkakapera kami doon sa elektrisidad. Nakanta siya. Ah,
Magkakapera ka din. Magkakapera ka din. Magkakapera ka din. Magkakapera ka din. Kakanta sa kuryente. Sa elektrisidad. Madidinig dito sa buong Pilipinas. Elektrisidad? Oo. Okay, pag-disco na. Disco, huwag ka tatag eh. Basta mag-discat, madali kita rin. Ako ang manager mo. Ako ang bahala rin sa DC Pepe. Ha? Ate, mag-disco na daw. Pupunta kayo sa elektrisidad eh. Pinabili sa akin ni Mansevio na sila'y pupunta sa istasyon ng radyo at magpipresinta sa amateur. Ah, ganun po ba? Oo. Eh, parang yung sabi ng bata sa elektrisidad daw. Hindi nga, at saka ang sapa, pinabili sa akin bayaran na raw ninyo yung 50 utang sa akin na ipinag-boost nila. Buwisit, siya umunga siya magbayad. Hindi pa siya na elektrisidad nga. Alay ko, kung pang-boost nga yun, pang-hinedra yun. Alay ko naman bata ka, ha? Mag-iingat ka sa pagsasalita mo, i-enervis ako. Sabi ko, elektrisidad eh. Sino ba si CJ Hernandez? Ako ho. Ah, ako ho, manager. Ako manager. Hindi ho kailangan manager. Ah, hindi ba? Boss Hernandez, ito ang inyong application. Kagaya na makikita ninyo, aprobado na. Nandito ang petsa at oras ng inyong pagparito upang sumali sa timpalak. Yan ay yung final na. Sa karaniwan, hindi namin ginagawa ito ngunit sapagkat napakaganda ang inyong tinig. Isinali namin kayo sa final. Maraming salamat. Wala ka nga naman. Alam ninyo ako, manager yan. Tinan ninyo, mister. Maraming akong ginagawa. Oo, hindi lang yung naliliwanagan na, mister. Mister! Madali lang! Halay ko, mister! 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 Halay ko! Eh, kayo mo naman natutang sa akin at susuot eh. Tratado nyo rin ipit, halay ko. Nakita mo ginawa sa akin. Manager ako ah. Trader. Ano ba na po rin? Alam mo, Pidin, ito ang sinatawag na sandwich. Sandwich daw. Sandwich yan eh. Eh, maski ba ano ilagay mo dyan sa loob niyan eh. Sandwich yan. Saka gaganyanin mo. Sandwich. O, sige, kanin mo. O, ito sila. Ate! O, ikaw naman. Anong kabalbalan niya pinagagawa mo? Saan mo nila yung batang yan? Ano ba kabalbalan pinagsasabihin? Dinala ko yan sa radyo. Sinali ko sa anachor. Ay, naku. Kung po naman makakarinig ng boses, talaga naman dapat manganood. Kaya inaapurbahan pa lamang pumapalakpak na ang mga tao. Ay, ako naman ay nagmamalak. Eh, di lang nasa kamag-anak natin din. Sabagay. Hindi pa yan. 30 piso ang panalo. 30 pesos, ha? Kaya nga. Siya nanganalo. Aba, mapuhuti. Sabihin mo kay Victor. Eh, ako na po sana magsasabi kay Victor, eh. Oh, siya na lang ang sasabi kay Victor. Ay, nalang ako. Okay. Eh, bakit pa pa sasabi kay Victor? Alam mo naman yung anak mong yun. May sakit na hindi yun. Sasabihin doon at yung tumangin. O ayun o, di balik tayo doon sa papreno-preno ng sirko? Eh, alam mo naman yan si Chubibo ko magpalita. Filming wala, filming ayaw. May sana ako sa'yo eh. Shoot. Alam mo, nasali ako sa amateur sa radyo. Approve naman. Kaya lang baka nakakahiya eh. Mabuti ba yung ganon? Mabuti. Ngunit huwag mo lamang aasahan na tiyak na mananalo ka. Alam mo, magaling kumanta mga babae dito sa Maynila. Sino ba nakaisip nun? Ang Josebio mo. Huh! Yan, tiyo kong yan. Kung saan ginigiit yung kanyang katawan? Eh, pinagbibigyan ko lang naman ang Josebio mo eh. Di pagbigyan mo siya. Eh, di kung ayaw mo eh, hindi na ako sasali. Bay! Anong pakialam ko sa pinag-usapan ninyo? Kaya sumali ka, kaya hindi. Anong magagawa ko? Kung sana tinanong mo sa akin, maaari ba ako sumali sa amateur? Di sana sasagutin ko sa'yo. Mag-practice ka muna! Hindi basta-basta sasali ka roon. Eh ngayon, tayo sumood, hindi. Tayong bahala. Kaya lang naman ako nagtanong sa'yo, ay magpinang ganon. Mangyari, magkakasama tayo sa bahay. Mabuti, mabuti. Basta ang tiyo ko, mabuti. Mabuti. Oy. Ano, nasabi mo na? Alam mo, Bill? Alam ko na. Hindi, ang tungkol sa premyo. Ilang butel ang inebra? Uy, ilang inebra na dito. Itong batang to. Kwarta yun, ang ibig ko sa'yo. Excuse me. I've got lots of things to do. Dinimin si Nada? The last of things to do? Yan ang hirap ko sa ratang yan. Pakikibot English ay somebody, like somebody. Wala nga nalang kundi yung under ng Chubibo. 10 centimos, pagbaba, under uli, ikot. Pero ako'y nagpipigil lamang sa batang yun eh. Pag ako'y napuno eh, bibirahan ko yun.
Eh, ba baka kala mo, ipakikilala ko sa kanya, ako yung amay naman niya. Sandali na, dapat ako, yung una lang. Ay, tama. Hindi lang tayo napupunan. Kaya yung napunan. Alam mo, Iha, paminsan-minsan lamang mo naman mapasali sa amateur sa radyo kasi sa ating dito eh. Eh, kaya naman, hindi ko sana mabuti-buti, maayos. Alam mo, may sorpresa ako sa'yo. Sorpresa? Ano yun? Ito. Yan ang isusuot mo. Ano yun? Ako ang kumuha ng modelo niyan. Pinutol ko sa modelo yan. Gustong-gusto yan sa'yo. Yun na isusuot mo. Ay, ito pa nga pala. Kabakan mo nga. Ito pa rin. Ito. Ito, tignan mo. Yan ang nakayaan na namin, Iha. Tignan mo. Yan. Alam mo, eh, gusto ko sanang makapasuot ka ng mabuti-buti. Kung maaari lamang, eh, batali mo sila lahat. Ayaw ko nga papahuli ka, eh. Yan. Magpapasensyahan mo na, anak, ha? Yan ang aking nakayaanan. Aba, salamatang ito. Ay, hindi ka namin pababayaan. Totoo niya. Talagang alam mo, Iha, ang tagumpay mo ay tagumpay natin. Hindi ba, mga kasama? At alam mo, hindi ka namin pababayaan. Aba, maaari ba yun? Ay, at pagbutihin mo ang kanta mo, anak, ha? At yun ay para sa amin lahat, ha? Ha? Naway magtawag. Marami salamat, isin mo na siya ikaw. Kanina po namin na ang dalawin. Eh, sumat. Pinapawisan na ako, nakaka-uldi niya. Hindi pa din kadaki yung bata niyo. Hi, Mother! Halika na! Ano ba, Mama? Mother, halika na! Madali ka nga, ayusin mo nga ito! Halika na! Oo, bumahan na, mga kaibigan, bumahan na. Hindi natin sama dito. Alam ko naman yung sakit ko eh. Nakapag ito ba yun? Oo. Ito lang eh, ito eh. Sabihin mo naman, baka tayo mahuli ka kan. Ano ba ko alas sa inyo? Anak tayo sa inyo. Ayan, baka tayo mahuli, halika! Kaya mo kapura. Ha? Ay, naman pala eh. Bakit? Bakit? No, wala ko tayo magagawa na eh. Ha? Abay, kakanta si Siling isa ang lahat yun ah! Eh, magagawa ko kung sira yung condenser. Luma. Kunda kasi bata ka, kaya tagal ko na sinabi siya, inuulit-ulit kong gawin mo. Kakanta sa Amadio. Ay, ang dami nating kapitbahay makikinig dito sa radyong ito eh. Eh, inay, mabuti pa pa, uwi mo na silang lahat. Walang mangyayari. Uminom kayo ng radyo, sira pa. Kala ko marunong kong kumaselsel si Tati ka. Pagkatapos hindi mo ngayon mamamagawa yan. Para yan lamang ibig namin mapakinggan si Siling sabi eh. Ano ka ba bata ka? Hindi ka ba talaga marunong? DZFM in Pinakabay. Sabi ko sa'yo. Ano yun?
sikreto ang sasabihin ko. Ah, sikreto ba? Kung ganun eh, huwag mo lalakasan. Sige. Eh, tungkol ba sa ate ko? Oo, ano ngayon? Gabi-gabi, hindi na makatulog. Palaging umiiyak. Kung makatulog naman, palaging binabanggit ang pangalan mo. Palagay ko yung masamang sakit yan ah. Mabuti ata, tumawag tayong doktor. Ikaw ba, marunong doktor? Ha? Hindi ba, hindi ako marunong yung doktor. Pero huwag ka mag-aalala. Walang kwenta yan, maalis din yan. Eh, alam mo naman mahal ko yung ate ko eh. Oo, alam kong mahal mo ang ate mo. Eh, ikaw din naman eh, mahal kita, hindi ba? Eh, kung ganun, magkaibigan tayo. All the time. Tara. Yan ba bulaklak na sinasabi mo? Oo, patay kami dyan sa probinsya. Nasa bakura namin. Ay, bandera Espanyola ang tawag dyan. Oo, lang ko. Tama na ha, babakan mo at kukuha ko para sa lola. Bawas! Hindi mo ba nababasa yan? Eh, ano nga dyan? Ang gusto sabihin yan, bawal ko buwan ang bulaklak dito. Eh, hindi naman ako marunong bumasa. Kaya, pwede. Hindi. O, teka muna ha. Isa lamang. Teka muna. O sige, isa lamang. Madali. Hoy! Bawal ang kumuha ng bulaklak dyan! Hoy! Hoy! Magbahay ka ba na ka? Talaga bang gustong-gusto mong bulaklak na yan na pinahirapan natin? Aba, oo. Kasi, magbuhay ka naman. Itong bulaklak nito ang kanyang inaalagaan. At saka, kung nakita ko itong bulaklak nito, inaalala ko siya. Masama ba yun? Aba, hindi ba? Ganit, huwag na tayo magnanaka uli ha. Makaabutan na tayo sa susunod. At saan tayo po kung ang banda ng Espanyola? Eh, gusto ko binigyan ng lola eh. Alam mo ang gagawin natin? Magtatanim ako ng bandera Espanyola dun sa may atin. Maraming marami. Maraming marami? Oo. Lahat ng klase. Puro sa'yo. Lahat ng kulay? Oo. Mga kulay, ha? Hmm. Ah, iloko. Sumpa ka. O, sige. Sumpa. Tayo na. Tayo na. Tara po. Tara po. Tagay po kayo. Dito po ba nakatira yun si Cecilia Ranes? Opo, bakit po tuli kayo? Alam niyo ako po eh, representative ng Acme Advertising Agency. Ito okay. Po ang aking card. Nais ko lang po silang makilala. Hindi po. Acme Advertising Agency! Oo, oh, ina nga po. Eh, mabuti yung makausap na ninyo yun. Kiling! Mabuti. Kiling? Ha? Halika na yung humahanap sa'yo, mama. Sila. Over. Justin. Yun. Hindi po. Ako po yung representative ng Acme Advertising Agency. Kaya yun na nga. Kayo po bang, Cecilia, Fernando? Aha. Bakit pa hindi tayo magkarir eh? Kailangan pala niya sa radyo ang bata. Terry! 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 Sinabi na mahaba kong tatawa ang Terry eh! Meron akong dalatawa rito tungkol sa radyo. Ano kanyang pangalan? Aba, sige sila sa radyo rin! Sige ka muna, ito muna na una! Handa sa advertising, advertising! Advertising! Ayan, nauna nga sila! Dito ang sinasabi sa sinyo, ako manager din baka niya. Ay, ba manager niya? Nauna sila, nauna sila. Sige, ano nga? Sige nga, ito ang pagtatay nga sa inyong bako niya, no? Ayan ang pagtatay nga no? Para ano sa radyo? Ito ang pagtatay nga no? Ito Oh, okay. Ito, kung gano'n, yung kontrato niyo. Ay, sige na ho. Nauna ko sila. Oo, una kayong dumating. Pero, sige na ho. Anak kayo magbalik. Saka anak kayo magbalik. Kung paano, babalik ako. 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 Ha? Ha? Ako mo, nagtigay ko ba sa ito na radyo? Ako lang din ako lahat. Ako nagturo ng musika. Ha? Kung sino naman tao ko, para mo lang kang pakiramdam ha. Nagkakagulo na kami sa isa-asa, hindi mo pa nalalaman kung ano nangyayari doon. Ano ho yun?
Si Cindy, hindi trabaho na. Ang dami-daming tao dun eh. Alam mo, kakanta siya sa radyo at may sirmahan na ngayon eh. Pero ang hubad ka rin? Alam mo lang, binabasa ko lang. Baka sa panay kung ano. Sasabihin ko kay Victor? Sabihin mo. Sabihin mo. Imagina ba ninyo? Oo eh. Oo na, sabi na sa akin. Kakanta ka rin sa radyo, no? Oo. Congratulations. Ito naman taong ito, wala kang kwenta-kwenta pa sabihin eh. Magana-gana. Nakakakakahog ka ng pagdala ka dito, paghahanap ka kanya para balita. Congratulations, sis. Hindi ka ba nakikiyahan, guy? Oo ba? Tumuntuan nga ako eh. Hindi ko nakikita. Tuwan-tuwa. Pwede biro nga. Tuwan-tuwa ako, Kim. Wala ka na bang masasabi kung hindi yan? Eh, tuwan-tuwa na nga ako eh. Ano pa? Limit na yon. Tuwan-tuwa. Hindi mo maaaring tuwan-tuwa. Sobra na yon. Kinakailangan eh, regular lamang. Hindi ko sabihin na kahit na paano'y matututok na rin yata ang pangarap ko. Kung nangyari sa akin ng bagay nito, ano pa kaya ang hindi? Kaya pinahintay ko na hindi malalaunan na magkasagumpay ka rin sa mga matiling gawain. Hindi ko ba naalala ang sinabi niya sa akin? Please, don't start. Oo nga, sige. Sombrahan mo ako ng gusto. Hindi ka. Bakit ito susumbrahan? Diyan na kayo, manager. Oo. Nanabasas lang ang dito niya. Ah, yun pa lang tuma. Kaya na. Hindi ko pa hindi nalang dito. Hey! Yan ang sinasabi ko sa batang yun. Kung yan ba'y naniniwala sa akin, ako maaaring niyang manager. At hindi yan magpapaintipan sa dito para mahina. Ngayon, siguro, sa aeroplano na siya. Dito. Ito. Pero talaga ko ha? Ito ang ating kontrato, ito ang ating kabuhayan. Vic! May trabaho ko ba na yan? Meron akong inaasikaso eh. Bakit? Wala. Oo. Oh, bakit nga? Wala sa atin eh. Mm-hmm. Magkaibigan tayo, hindi ba? Ang magkaibigan nagtatapatan. Ano yun? Kasi yung pangako mo sa akin magtatanim tayong bandera Espanyola dyan, hindi pa natutupad. Kaya nga pala, no? Huwag ka mag-alala pagkat pangako ko yun. Hindi ko man matupad ngayon sapagkat marami akong ginagawa. Eh darating din ang araw na magagawa ko yon. Okay? Dick! Oh. Kung madali kang trabaho, limutin mo na yung pangako mo. Yamat, gagawin ko yon. Ding, malinis na ba ang sapatos ng ate mo? Oo, malapit na akong matapos. Iniis ko bang ko lang. Pasya, sige. Pasya, dalihan mo, tapusin mo na at gagamitin niya ng ate mo mamaya sa radyo. Trabaho mo, ha? Eh, wala na ako akong trabaho, eh. Nasi Sandy ho ako. Kaya nga ba? Oo. Oh. Pakihawak mo nga sandali ito. Huwag wala ako ng butonis. Kailangan maganda-maganda ang surat ni Shilimana. Kakanta sa radyo, eh. Huwag mong gusutin. Huwag mo ilagay sa mesa.
sabi naman huwag gusto din. Ito mo yung ginawa mo, ito suot ng bata, mama na eh. Kumain na ho ba kayo? Oo, kanina pa. Bakit anak, ikaw ba hindi pa? Hindi pa nga ho eh. Wala mo't ipaghahain kita, pagkatapos kailang gawin ito ha, kailangan na ito eh. Tinatawag daw po ninyo ako. Oo, oh, Tinay. Natatanda mo ba yung Siling? Yung batang natira dito sa akin na may kapatid na Siling ang pangalan? Opo. Yan ang Siling Hernandez sa bantag na mga aawit ninyo. Oo, nalaman ko. Lika dito. Ito siya, di ba? Opo, yan nga po. Alam mo, naawa ko din sa mga kapatid na yan eh. Binabala kong puntahan sila upang punin-puli. Nais mong pupupin sila sa patrosponsibilidad namin yung mga kapatid na yan sapagat sa aming mag-asawit ng katiwala ng kanilang ama. Kaya tingnan mo, nakatira sa mga barong-barong na lugar. Kilala mo ba yung lugar na yan? Opo, iyan ang Aquario, malapit sa Indamuro. Sa nalaman mong puntahan. Opo. Bueno, kami, samahan mo ako. Opo. Sige. Mama! Ano yun? Ano ang ibig sabihin yan? Tapos yung tawa. Sir! Yo! Anong ibig sabihin ng mga tao sa taas? Tatakpin yung mga butas ko na talsing yung yetong bulok. Yung aking baribili pagkatapos ay diyan na magagawin. Diyan ka na muna, Chubibo, ha? Momentong! 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 Oh. Pakiayos nyo nga mabuti nyo sa may tapat ng kusina, oh. Arreglahin nyo mabuti! At saka kung kailangan pa ninyo ng yero... Inay! Teka muna, kung kailangan ninyo ng yero, magsabi kayo at pabibili pa ako. Matagal na matagal na ako talagang nayayong ito, tulo na tulo. Alisin nyo mabuti lahat ng butas, oh. Ano yun? Nakukuna kong lumalakas yata ang gastos natin sa bahay. Hindi naman gaano. Katulad yung loan ang nabili ko, doon para sa likod. Nakamura ako nun dahil kay Mang Mentong, eh. Hindi naman. O eh, dahil ba lamang din eh, kaya mo ko tirap dito? Inay. Hindi ho ba meron tayong konting salaping na iipon? Meron. Yung kwartang ipinatatabi mo galing sa sweldo mo. Ah, marahil yan ang ginagamit niyo sa pagpagawa ng bahay, no? Aba! Kaya ko ho pinaghirapan yung kwarta niya. Dahilan sa aking pag-asa na balang araw, makapag-aral pa ako. Ngayon, nadala kayo sa karangyan. Hindi naman natin kaya. Pati yung salaping dapat na naitatabi natin, nagkawaldas-waldas sa wala namang kabuluhan. Kung kayo lamang nagpupuyat, kayo ang humaharap sa mga makinang yon, at kayo pa nagpapaikot ng Chubibo, malalaman nyo kung gaano ang hirap ng magtabi ng konting salapi. Anak, ang kwartang ibinatatabi mo sa akin ay hindi nagkakalab. Baka saan magpalatang sa akin. At huwag mo sana sabihin ng magmamalasakit mo sa ating pamumuhay sapagkat ako naman ay nagmamalasakit din. Ako'y nagpupuyat. Ako'y nagpapainit ng araw. Yung kaunti natin tindahan ay
para kanin ba? Para sa atin din yun. Ngunit sinabi ko ba sa'yo? Hindi ko sinabi sa'yo at ayokong banggitin. Sapagkat nalalaman kong karapatan ng isang inang makita ang maganda kinabukasan ng kanya anak. Inay, kaya ako naman hong nabanggit yun. Eh, saan ho nyo kinukuhang salaping ginagamit nyo? Talaga bang ibig kong malaman? Kay Siling. Ho? Oh? Hindi ko pinagtapat sa'yo sapagkat ayaw niya. Ayaw niya pasabing masik kanino. Kaya lamang napilitan ako sapagkat mukhang pati ako yung pinaghihinalaan. Alalahanin mo ang ginawa ng mga batang yan, yung makapatid na inay, kumaganti lamang ng utang na loob sa atin sapagkat kinupkup natin sila. Ang nangyayari sa'yo, napakatuloy mong mag-isip. Alalahanin mo yung kasabihan. Nang matulin daw lumakat ay kumatinig ay malalim. Maglala pa ako. Inay. Nabigla lang ho ako. Subarin mo anak ang iyong pamsa din, paglalaban ko. Paliwanag nyo na sa kanila na kung hindi nila ibibigay ang magkapatid, mapipis ka nyo sila. Matatakot yun. Ako, ignorante. Akong bahala. Sabagat. Halika lang, sandali. Ah, kayo na naman, ha? Kaya ako na pariti dahil si Senyora. Kailangan pakinggan mo kanya sasabihin at parating sa inyo yun. At sino naman sila? Gusto ko makausap si Celia Hernandez. Wala ko siya rito, naging sa inyong radyo. Sandali lamang. Ako ang kanyang tiya, kaya gusto ko siya makausap. Wala siyang sinasabing tiya sa akin. Paano naman kayo naging tiya? Eh, nang paliwanag bang ang kailangan dyan sa bagay niya? Basta akong kanyang ari, akong kanyang tiya. Tapos ang kwento. Huwag po kayong sisigaw, naririnig ko. Ba't kaya ba naririnig mo? Ba't marahang sa... Oh, anong ginawa sa mga bata nito? Ay, nais kayo, sarili. Ang babaho ninyo. Oh, pareho lang ako tayo namo eh. Ang patalaga mo, nais kayo rin. Di ba kayo? Ang bata na sa amin ito, nakakainis ah. Nakot, dito sa lugar na ito, narito akin dalawang pamangkin. Diyos mio, kaya asko. Kiasko ng Pasko. Ano nga bang kailangan nyo? Sa tingin ko'y mukha kang may pinag-aralan. Kaya't intindi mo lahat ang sasabihin ko sa'yo. Mahaba ho ba ang pag-uusapan natin? Marahil. Ganun eh, magtuloy muna tayo sa amin. Gina, dito na lang. Ba, umupo man lamang sana kayo. At sana ko upo. Ayan ho, nakahanda sa inyo. Aria! Aba, bakit ho? Hindi ko maintindihan kung bakit ako niliyaso ng mga batang yan. Ganong napakabuti naman ang aking pakita sa kanila. At hindi ko tuloy malaman kung saan ko sila hahanapin hanggang sa mabasa ko nalaman sa pahayagan ang kanyang pangalan. At ngayon ay napipilitan ako makiusap sa mga taong hindi karapat-dapat pakiusapan. Ba, hindi para ako dapat pakiusapan. Diyan na kayo. Sandali lamang, por favor. Kanina kasko, ngayon bapor. Baka ginugulat lamang niyo ako sa Kastila. Sige! Kinakailangan mga bata yan ay mabalik sa aking feeling. Sapagkat ang pook na ito ay alangang-alangan para sa kanilang magandang kinabukasan. Ba, dahan-dahan lamang kayo. Nakakasugat kayo ng damdamin. Baka mag-away pa tayo nito. Tunay ngang mahirap kami rito. Habang yung magkapatid na yan, napaliligiran ng mga taong marunong tumingin at marunong magmahal. Katulad ng pagtingin at pagmamahal ng nanay ko at saka ako. Ay para na rin silang nasa palasyo, sagana sa lahat ng bagay. At itong tinatawag mong palasyo? Ang mga latihan at putikang yan? Ginoo? Victor po. Victor, kung talagang totoo ang sinasabi mo kayo nagmamahal sa kanila, ay gawin mo ang paraan sila'y mapakiusapan upang mabalik sa aking feeling. Tingnan mo ang paligid ninyo. Magandang pang sira-sira, mga putikan.
Ano na lang kanilang kakainin habang sila'y mabubuhay dito? Kaya, Victor, gawin mong paraan sila'y mapakiusapan. Pabalikin mo sila sa akin sapagkat sa akin ay meron silang magandang ginabukasan at inaakala ko hindi mo marihalangan. Yan yun, kakausapin ko sila. At hindi lamang yan. Kapag ang pakiusap ko ito'y hindi nagkaroon ng bunga, ay gagawin ko lahat ang aking paraang magagawa. Ang salapi at makakarating ng husgado at kayo mag-ini maring managot. May kung dito nila gusto matira, anong gagawin namin? Kahit na, sila yung mga bata pa. At ako makakapangyari kung saan sila titira. Tayo na. At bukas ng hapon, alas 3 na imedya ng hapon, babalik ako para kumalaman ng kasagutan. Alin sa dalawa, sumama sila sa akin, naintindihan mo? Tayo na. Opo. Narinig mo kanilang sinabi. Masasangkot kayong lupina. Kaya pilitin mo nanay mo ibigay ang magkapatid. Kawawa kayo, may pakilis yan. Makiraan niya. Hi, kid. Hi, pa. Meron ka bang gagawin? Wala. Bakit? Gusto sana kitang makausap sandali. Oo. Meron ako isang mahalagang bagay na ibig sabihin sa'yo. Mahalaga? Eh, doon na tayo sa loob ng bahay mag-usap, ha? Gusto mo? Alam kung paano ko sisimula. Aba, matulog yan. Pag-isimula ito ang isa. Mahirap para sa akin ang sasabihin ko sa pagkat baka mo masamayin at magalit ka sa akin. Ang hirap sa'yo eh. Sinasabi mo kagad ng ratat ako. So wala ka pa naman sinasabi sa akin. Ibig ko lang malaman mo na ano mo na sabihin ko sa'yo ngayon ay ukol lamang sa iyong kaligayahan. Pagdating ng araw. Oo. Ano yun? Unang-una, bagamat nakamayas na ako ng tawagin kita ng kid, eh hindi ka nakid ngayon. May salamat. Oh. Kaya kung ano man ang sabihin ko sa'yo ngayon, ay maunawaan mo na sapagkat hindi ka nabasa. Ay magkakahiwahi mo lang. Bakit? Kaya nang narinig mo, magkakahiwa-hiwalay na tayo. Aba, bakit ka umiiyak? Dapat nang magsaya sapagkat ito'y para sa iyong magandang kinabukasan. Kung ikaw iiyak eh, hindi ko natutuloy. Kami pa magkapatid at kalabisan ng sinyo. Bakit hindi mo sinabi agad? Huwag ka lang umiyak. Tama mo. Papala mo natutuwa ako sa aking sarili sa mga sinasabi ko sa'yo. Nung dinala ko kayong magkapatid dito, noon, iba noon. Sapagkat pare-pareho tayong mga patay buto. Ngunit ngayon, Cecilia Hernandez ka na. Maski na sino ko, hindi ako nagbabago. Hindi ko nga nagbabago. Ngunit, ang pagkakataon ang nagbabago sa'yo, isang Cecilia Hernandez, hindi dapat panirahan dito sa mga barong-barong. Eh, puro kami mga squatter dito eh. Naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo, kid? You should reach for the stars. Well, you made it. You're there now. Kaya, hindi ka na dapat dito ngayon. Kung sa bagay eh, nagkaila ka sa'kin. Hindi mo pinagtapat na kayo palang dalawang magkapatid, eh may isang tiyang mayaman. Wala akong tiya.
Si Doña Esperanza. Hindi ko siya siya. Pero may karapatan siya sa inyo, hindi ba? Eh, ano sa akin? Huwag ganon. Saan mo siya nakausap? Nakausap ko siya kahapon. At pinagkayarihan namin na ngayong alas 3 ay narito pa yung dalawang tibin. Kaya, please, huwag sana kayong alam. Maglalaro yung mga kaya baba, ah? Hindi maaari. May gagawin tayo, eh. Sige, balutin mo datang balik mo at aalis tayo. Saan tayo pupunta? Saan ako nasasabihin sa'yo? Sige na. Ah, alam ko na. Sa kabilang dagat, ano? Dito ko kasama si Lola Teria at saka si Victor at saka si Lola Sergio. Dadalhin ko yung bag at saka yung bola at saka yung glove. Oo na. Maghahanda na ako, ah. Nana Teria, anong oras na ho? Nag-aalas 3 na. Kasi palagay ko naman na hindi na kailangan kayo sumama. Kung ayaw ninyo, di huwag kayong sumama. Hindi sa ganon. Mabuti na akong umalis kami rito sapagkat ano naman ang mahihita namin dito. Pinagparunggitan ka na naman ni Victor, ano? Ah, halika nga muna, Sebio. Ay, hindi ko inabutan yung kumpari ko sa City Hall na abogado. Hamot ako ang bahalang humawak nitong asuntong ito. Una, hindi nila maaaring pilitin itong mga batang sumama. Pangalawa, hindi nila kamag-anak. Hindi maaaring dito yung batas nila. Ang batas natin na masusunod dito. Hindi maaaring sumama itong mga batang itong pilitin nila. Tako, ako makikipag-usap sa Doña ngayon, ha? Yun yung isang bote. Sige, kumuha ka na. Siling, mag-aalas 3 na. Oo, alam ko. Nasabi ko lamang yon. Kat, hindi pa naman siya kung kayo aalis. Pag-uusapan pa natin. Naipangako ko lamang na haharap kayo. Saan ba kami pupunta? Alam mo, anak. Ang pupuntahan ninyo, malaki ang bahay. At saka, napakarami ng laruan. Makapaglalaro pa. At hindi na kayo magugutom na makapatid. Hindi ka pa, hindi ka na maghahanap buhay para sa akin. Mag-aaral ka na doon. Kanino kami pupunta? Kay Doña Esperanza. Ayoko doon! Panakita niya daw akong idadalhin daw ang lulumbo sa inyo. Hindi, anak. Hindi ka dadalhin sa lulumbo. Hindi, hamot akong bahala. Sasabihin ko huwag kang dalhin. Kailangan sumama ka, anak. Kawawa naman ang ate mo. Ayoko doon! Kaya sabihin ko sa kanya na huwag ka nang dadalhin sa lulumboy akong bahala. At saka dadalawin kita, anak. Eh. Huwag kang iyak ka, dadalawin kita. Ay, nahuti na! Ayoko na akong magpahuli sa lulumboy. Sabihin niya lang sa ate ko na huwag niya akong hanapin. Dala mo kaya! Dali! Diyan ka na din, ha? Dali, bakit? Dali! Ginawa mo! Tumawagan ang ambulansya. Madali ka, anak. Dadaling lang namin.
naman na Nasteria. Natatakot ko. Nang malaman niya, hindi niya sila sa kayo pupunta. Sinasabi pa naman sa akin nung bata na siya natatakot at baka dahil sa galingunin sa lulungkol. Sabi ko naman sa kanya, hindi, tatalawin ko pa siya. Kumataas ang bata nito, baka hindi na ngayon nagtatakot. Para, hindi maaari ang ganong tibig. Hindi tayo maaari sumamal na kanila. Hindi ko papayagong magkahiwalay dahil hindi. Huwag ng ambulan. Pati, pangako niyo sa akin. Ano pangako yun? Aming dalawa lamang nakakaalam. Kasi, kung talaga niya akong mahal, hindi wala na akong tutupatin niya din. Mahal ko din siya. Sumipa siya sa akin eh. Ano pangako yun, Tigin? Diyan ka na, ate. Talaga ba nga alis ka? Opo, Nana Teria. Hindi ka na mapipigilan? Huwag na ako. Hindi na naman ako kailangan dito eh. Wala na naman ang titpiting ngayon yung kinikikiliman. Siling, bagamat umalis kayo at kakailanganin mo ang tulong namin, huwag ka mag-aatibili. Titpiting yata ito. Patawarin mo ko. Hindi ko kalang laban sa iyong kalooban ng magbalik ito ni Esperanza. Wala akong ninais nun kundi ang inyong ikaliligaya. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Victor. Hindi ko kalang magkakaganito. Kung nalalaman ko lamang ayaw magbalik ito ni Esperanza, hindi ko ipipilit. Mahal ko din naman si Pidin. Mahal? Ikaw? Malay mong magmahal. Ibinilal ka. Ngunit ano'y pinakita mo sa kanya? Lupot pa sa niyan. At may isa pang nagmahal sa'yo. Pinansin mo ba? Di ba't nagsawalang malay ka? Nagbulag-bulagan ka? Tapos ang pagisin ng kapag ang pagmamahal sa pagkat hindi mo nalalaman ang bagay niyan. Wala kang natutuhan maris hindi ang iyong sarili. Pagkat yung naging kalabisan sa'yo ang paninirahan namin dito magbulan ako'y palarin at magtamo ng kasig sa gumpay. Naging mapait yung kalooban na ikaw ay naday ko kahit pinilit mo kaming lumayas. Hindi mo na naisip na naman sa gumpay ko ay naging dahil ko. Inialay ko lahat sa'yo. At sa bandang muli ay nawala ng kabuluhan dahil di sa'yo. Maaari nga nagbulag-bulagan ako noon at hindi kita pinansin. Sapagkat ayoko yung aminin sa aking sarili na minamahal kita. Wala akong kapangyarihan upang ilahat ang aking pag-ibig sa'yo. Kinook niyo. Isang hamak na manggagawa lamang. Ihintay ko lamang ang pagkakataon upang ako'y maging tarapat-tapat sa'yo. Ngayong ikaw na rin lamang nagsimula. Pagtatapat ko sa'yo. Oo, minahal kita noon at minamahal pa rin kita ngayon. Siling!
salamat din ha. Maraming salamat sa inyong pagdalo at pagbati sa aking karawan ngayon. Ang sorpresa aking sinasabi ang harap ko sa inyo ngayon din. Marahil kilala ninyong lahat ang mga aawit sa radyo sa mga plaka na si Cecilia Hernandez. Ano po? Alaman ninyo na siya ay aking pamangkin. At dahil sa aking tulong at pagpukunyagi, kaya siya nagtagumpay at maging kilalang isar sa radyo. Opo! Siling? Siling? Halika nga rito, iha. Siling ba? Huligayan ba, Chetian? Salamat, iha. Nahihilingan ka ng aking mga panauhin. Pagparinggan mo rin sila na isang awit. Oo, yun man lamang ay maging handog ko sa inyong karawan. Pabuti. Ano na isin yung awitin na aking pamangkin? Sana may nais nilin sa inyo. Oo, ano mo yun? Ang gusto ko sana ay yung oing, oing mambo. Hindi mo alam yun eh. Hindi raw nila nalaman. Hernandez, maaari ba ninyong kantahin yung ikaw, yung kinanta niyo sa plaka? Gustong-gusto ko po yun eh. Oo nga, maganda yun. Pabay mo, paritik mo. Sige na, ihaawitin mo rin ikaw. Diyan, huwag na yun. Kumulong mo siya na ikaw. Pag mo ko itubo sa kompromiso, sige na, awitin mo na yun. Nalalaman ba niya tutuloy niya ikaw? Oo. Akumpanyahan lang niyo aking pamangkin, Mari ho ba? Mari ho. Diyan, hindi ko makakanta yun. Bakit hindi, Mari? Kinukanta ang gusto ni Pidin. Pinipidin mo 8 kwarto, sinusubo mo ako sa mga tao to. Kantahin mo! Doña Esperanza, pabayaan na ho ninyo kung hindi niya makakanta. Hindi! Makakanta niya ang hindi. Kastahin mo na at paghihintin mo ang tao. Sige na nga, umpisahan na nga ninyo. Sinabi kong bayan mo yung bata! Bakit ka patitigil ko sa akin? Matagal lang dapat kitang sigawan. Sa mulat mula pa, ay nalaman kong mabigat sa iyong kalooban ang pastila dito ng mga bata. Kaya nung sila magtano, eh hindi ko na sila hinanap. Sapakat batid kong maskistang bahay sila ay matitirang mahusay isa dito sa akin. Dami mo sila sabi. Ako nakakaalam. Kakanta ko ba talaga kung hindi? Matakala mo ba sila, sir? Ay hindi ko alam. Nang sige magtagumpay sa radyo, ay siya'y pinilit mong mabalik dito upang maipakparangalan mo lamang sa iyong mga kaibigan at maging laruan ng iyong kapangyarihan? Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Wala ko nalalaman sa bagay niya. Esperanza, Esperanza, ang pagkamatay ni Pidrin, kung tututin mo, ikaw ang may kasalanan. Bakit mo pinilit sa akin pati ang pagkamatay niya? Ano nalalaman sa bagay niyo? Kukutang dito, trabahay dito. Esperanza, pinipinit mo nga. Pinipinit mo ako. At pinipinit mo sila. Bago! Bago na po ginawa sa akin!
Matagal nang dapat kong gawin sa iyo. Halik kayo. Ikaw ay malalayo na dito sa bahay. Magpakasin ka. Makaral ka sa Amerika kung ibig mo. Ako ang bahala. At kung nalimutan mo na ang lahat ng tama ng loob, kakasalam, babalik sa bahay ng ito. Salamat. Rasan pa ako. Pago! Pago! Andiyan ka na pala! Ano ba ginagawa mo dyan na iniintay ka ng si Mr. Martinez? Nasabi sa akin, industrious partner ka na daw. Biro mo yon. Wala kang magkwarta, kasosyo ka? Oo. Kung kailangan niya ako, siya ang pumarito dito. Aba na ko, iba na ito. Ano mo kung magsalita ka, ha? Kung tumbatang ito, ha? Eh, hindi ba yun ang pinakiintay mo? Ano ba yan? Tungkol kay Siling. Ano yung pinanghahaba ng mukha mo para kang tatlong milya dyan? Ayaw ka ba nun? Kung kailangan ni Siling ng kwarta at nasa lapi, meron na. Meron siya maganda kinabukasan doon sa pinuntahan niya. Eh kung mag-i-star dito sa atin, anong makukuha dito? Mahal mo siya, no? Eh, Kim, papasipasikat kayo pala, tatablang ka rin lamang. Eh bakit hindi mo siya pigilan? Hindi na ako maaaring pigilan eh. Aalis na siya mamayang gabi, alas 11. Sasakay sa aeroplano. Saka ang sabi niya eh, hindi raw ako marunong magmahal. Sapagkat hindi ko raw minahal ang kapatid niya. Kung nalalaman lamang niya eh. Eh, yung pala naman eh, pigilan mo. Kung talaga minamahal ka niya, papipigil yun. Oo, iwan na niyo. Kina ko nga yan. Ang ganda talaga ni Siling, ano? Mabait pa siya. Ngayon, hindi na masasabing alangan ka sapagkat meron ka ng trabaho. Pundaan kasi ikaw eh. Nandito na, pinabayaan mo pa. Kamusta ka? Kumusta ang aking manager? Ay, eto. Nilagay ko na sa isang tabi ang pagka-manager ko. Bumalik na uli ako sa pagbubutik. Minsan makagupit, minsan na hindi. Eh, minsan na nagsali ako na isang amateur kuba. Hindi pa kumakanta. Bang! Akalain mo naman ninyo dito pa tayo magtagpo. Ay, mangyari yung jeep ko. Dumadaan dyan. Eh, kakituloy na ako rito nang mabisita ko naman ang puntod ng bata. Eh, kumusta silang lahat doon? Mabuti. Mabuti. Si Nana Teria. Ay, mabuti rin. Si... Mabuti rin siya. Alam na ba niyang yung pupunta ako sa Amerika? Ah, oo, nabasa namin yung makalawa. Yan ang sinasabi ko sa iyong tagumpay na iyong makakamit. At huwag mo naman kalilimutan, ako ang nagdala sa iyong tagumpay na yan, eh? Talaga kong hindi ko makakalimutan. At sa lahat ng bagay, nagpapasalamat ako sa inyo. Kagaya ng pagkatanim niyo ng bandera Espanyola sa puntod ni Piding. Alam niyo, yan ang kanyang paboritong bulaklak. Aba, hindi naman ako nagtanong nito, eh. Baka si Nana Teria. Ay, ewan ko. Hindi rin. Siguro. Bakit hindi naman napapanood ng bahay mo. Sa makatwid ay sino ho ang... Kung gayon ay hindi kayo ang... Hindi nga ako, oh. Sumpa ma. At hindi naman si Nana Teria? Lalong hindi naman. Sa makatwid ay... Ay, salamat. Okay.
like it. Oh my God. Hindi ako nakaalis na makita ko mga bandera Espanyola. Marunong ka rin palang magmahal. Huwag ka na magsalita, Silly. Ano yung pagbabalik na ito ay isang panaginip? Hindi, Silly. Ito'y katotohanan.